Your Honor, hindi ko po alam kung... Oo, hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sabi mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. I think better you're under oath. Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya eh. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako you nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung mayor. Nagsisinungaling yung acting mayor. Bakit ka umiiwas? Sabi mo hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko. Nagsisinungaling yung acting mayor. Oh, hindi. Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not the mayor now. He's lying. It is Aka Alice Go is lying. Huwag mo nang sasabihin yun daw. Alam mo eh. Ikaw naman, no? Apo, mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Mr. Chair, ginagawa kami ng tanga ni acting mayor dito hindi eh. Hindi po, sir. Ha? Alam ko po, mayroon po lisensya sa PAP ko. Sino po nabigay na lisensya? Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse, yung mayor? Kami po ang sanggunian bayan. Ang sanggunian bayan. Okay. Siyempre, may bas-bas ng mayor. Siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Guo po. Former Mayor Alice Guo, patong-patong na ang kaso, paniguradong kulong panghabang buhay, at bitay dapat ang maging hatol. Batay pa sa nagsidatinga na balita, nilaglag si Alice ng former mayor sa Bambantarlak sa pagsasalita nito sa Kongreso na si Alice daw talaga ang nagdala ng pogo sa Bamban at nagpatong-patong na ang kaso ni Alice. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagsisinungaling sa Kongreso. Batay pa sa Senado, pikon na sila sa pinagsasasabing kasi sinuwalingan ni Alice na wala daw siyang alam sa pogo kaya kulang ang kulong na panghabang buhay na hatol. Dapat kulong panghabang buhay at bitay ang ihatol kay Alice. The next interpellator is Congressman Benny Amante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Ito po bang si Miss Alice Go o barkada nyo? Mr. Chair, bago po siya sumagot, hindi pa ata nakapag-oath si Mayor. Ay, nakapag-oath po ba kayo? Opo, Mr. Chair. Nakapag-out na. Barkada niyo po ba si Miss Alice? Naging kakilala ko po nung ako'y mayor 2001. Noong 2001, nakilala niyo? Sa paanong paraan niyo nakilala? Nagpunta po sa aking opisina nung ako'y mayor. Nag-apply po ng permit para sa kanyang piggery. Ano pong pangalan niyo? Leonardo Cruz Anunciacion. So, hindi po kayo ang nagpatakbo kay Miss Alice bilang mayor? Hindi po. Yung dating mayor na Feliciano, bago siya naging mayor? Bago po kayo naging mayor? Bago po ako naging mayor. Kayo po yung naging mayor, correct? Opo, noong 2001 po. Nung bago kayo naging mayor, ang mayor po si Feliciano, correct? Ay, hindi po. Sino po yung tinutukoy ni Miss Alice na nagpatakbo sa kanya bilang mayor? Si John Feliciano po. Sino po siya? Naging mayor po siya, di ba? Opo, naging mayor siya po after me po. Ano po yon? After me po, siya po naging mayor. Pagkatapos po ninyo naging mayor siya? Opo, si Mayor John Feliciano. Okay, since po kayo naging mayor, ano pong pangalan niyo ulit, Mayor? Mayor Leonardo Cruz Anunciacion. Mayor Leonardo Cruz. But, since naging mayor po kayo dati, bakit po kayo tumakbo bilang vice mayor ni Miss Alice? Kasi po, kinuha po ako ni dating mayor John Feliciano upang maging teammate ko po siya bilang mayor. Ano po yun? Kinuha po ako ni Mayor John Feliciano para siya po ang magiging mayor ko. Bilang vice mayor po. Kinuha po kayo ni Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano para maging partner ko po siya ni partner ni Miss Alice bilang vice mayor ng Bamban. Opo.
at si Alice po ang mayor. Opo, ganun po. Okay. Bakit po kayo pumayag? Naging mayor na po kayo eh. Bakit po kayo pumayag na maging running mate ni Miss Alice na vice mayor? Para yatang bumaba kayo ng ranggo. Di ba? Nung araw, vice mayor po kayo. Pagkatapos po, nagpahinga na kayo. Binaba niyo yung ranggo niyo. Naging vice mayor kayo ni Miss Alice. Bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ay, okay lang po. Kasi naging third termer po ako ng mayor. So, wala na po akong trabaho noon. So, kinuha po ako ni Mayor John Feliciano upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya ako naman po, pumayag ako dahil po marami po akong mga kakilala at marami po akong supporter. Kaya yung mga supporter ko po, ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice Goo. Pero hindi niyo po alam si Miss Alice Goo ay involved sa Pogo sa Bamban. Ay, hindi ko po alam. Hindi niyo alam. Your Honor, hindi ko po alam. Pero nung kayo'y kausap ko, I think, kayo'y nakausap ko na dito, di ba? Nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili. O, yun lang po. Na acting mayor. Ano po? Yes po. Tinanong ko kayo kung ano ang involvement niyo sa Pogo. Ang sabi niyo, wala, di ba? Pero alam niyo may Pogo. Alam ko alam niyo po yun, may Pogo. Ninyo, parang hindi pwedeng hindi niyo alam eh. Ang Pogo po, alam ko po, isa illegal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko yun eh. Kaya alam niyo rin. Ano po, hindi ba? Alam ko po yung Pogo is legal po. Alam niyo yung Pogo legal? Yes po. Sino po yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon, na nung po ako ay vice mayor, nag-apply po sila ng resolution para bigyan po namin ng resolution para po mag yung pong Sungwang Technology na binigyan namin po resolution, yun po ang aming ginawa noon nung ako ay vice mayor. Nung kayo po ay vice mayor? Opo. Okay, hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang Pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa bayan? Ano po? Alam ko po, meron po lisensya sa PAPCOR. Sino po nabigay na lisensya? Alam ko po, yung PAPCOR po. Yung PAPCOR? Alam po namin meron. Pero alam, hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba? Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse, yung mayor? Kami po ang sanggunian bayan. Ang sanggunian bayan. Okay. Siyempre, may bas-bas ng mayor. Siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request nung Pogo. Opo, para na sa... Nabigyan ng lisensya ng sanggunian bayan... At ang PAGCOR ang nagbigay na lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong Pogo sa Bamban. At siya ang nag-request na ang Pogong yan ay sang-ayunan ng sangguniang bayan. At kayo ang presiding officer ng sangguniang bayan. Opo, at bilang vice mayor po, in-endorse po ng nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng siguro resolution. Siguro ho, walang binibigay yung Pogo sa sanggunian bayan, no? Hindi, huwag kayong tatawa sa akin. Alam ko po ang kalakaran sa LGU. Mayor, alam ko ho, huwag niyo po kaming gagawin tanga dito. Alam ko, ito naging mayor po ito eh. Oo. Kaya ang tanong ko lang sa inyo ito, siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo meron eh. Bago niyo akong tatawanan. Ang inaano ko lang siguro po, wala naman kayo natanggap sa Pogo ron na binigay niyo ng lisensya, ano? Ay, wala po. Ah, wala po. Salamat po at nagsasabi kayo ng totoo. Ah? So, Miss Alice, tama ba yung sinasabi ni Mayor Orleo? Regarding naman po dun sa sinabi po ni Acting Mayor Anunciacion po, hindi po ako yung kausap po nila. Ah, alin yun?
hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag-endorso ng Pogo at Sangguni ang Bayan. Yung Pogo po na Zuni 1 po nag-apply po ng resolution po sa kanila. Ang sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorso at Sangguni ang Bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. So, nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, sabi mo. Yes, oo, hindi. Nagsisinungaling po yung acting mayor. Ang sabi to ha, ulitin ko sa inyo ha. Ang sabi ng acting mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ng PAGCOR at in-endorso nyo sa Sangguni ang Bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. Nakateammate mo nung tumabok ang mayor. Nagsisinungaling, oo, hindi. Your Honor, you're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath. Opo, and that you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya eh. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung mayor. Nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung acting mayor. Oo, hindi. Your Honor, hindi ko po alam kung... Oo, hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sabi mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse, sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorse, nagsisinungaling yung acting mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Wag mong babaguhin itong... ano ba naman? Sabihin mo lang yes or no. Yes or no lang. Ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Para kang yung sa budget hearing ng DepEd, eh. Ha? Ulitin ko ang tanong ko, ha? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nagsisinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nagsisinungaling. I think, Your Honor, better tanungin po natin siya. Kevan? Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. What is the point of order? Can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut. Okay. Sa lahat ng resource persons, you are reminded that bago po kayo magsalita, hintayin niyong i-recognize kayo ng chair. Okay? Chairman. Yes, Congressman. Reminder, Mr. Chairman. To Ms. Aka Alice Go. Ma'am, don't tell this committee or the members of this committee what to do. Kasi po, di pa ako dumating sa iyo, pero lahat mamaya, lahat pati kaso mo, and alam mo, hindi kita ipapakontem. Papakontem kita dito. Kaya, ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, let me ask lang, Mayor. Yes, sir. Mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alice Go endorse that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun eh. Kinausap po daw ni Mayor Alice Go si Honorable Councilor Rene Rivera para po ma-agenda po itong sungwang technology po. Mr. Chair, ilan po, sinabi niya, sinabi daw, ginamit mo yun daw.
Huwag mo lang sasabihin yun daw, alam mo eh, ikaw naman no. Apo, Mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Mr. Chair, eh ginagawa kami ng tanga ni Acting Mayor dito hindi po, eh. Hindi po sir, hindi po. Ha? Hindi po. Oo. Hindi po ako high school graduate, matalino ito eh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po yun, Mr. Chair. Sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko pong sabihin, Mr. Chair, na gusto kong malaman kung sino nag-isinungaling sa inyo. Sapagkat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, ha, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official, ang totoo dito po, under oath po kayo. Opo. Oo. Sige po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayon. Sir, pwede pong pakiulit, Your Honor. Ganito po, you mentioned about a certain councilor that will testify and corroborate your statement that it is Aka Alice Go that endorsed such document. Sinong councilor ngayon? Si Councilor Rene Rivera po. Oh, nandito ba siya ngayon? Wala po siya. Wala siya. But Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not the mayor now is lying. It is Aka Alice Go is lying. So may we invite Mr. Chairman the next hearing? Comsec, please take note. Yes. May I continue, Mr. Chairman? Okay, please proceed. Okay. So, ulitin ko yung tanong ha. Alam na lang ha. So, sino ang nagsisinungaling sa inyo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si Acting Mayor ang nagsisinungaling. Opo, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung Acting Mayor po ang nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting Mayor, ano po masasabi niyo diyan? Kasi po ganito yun. Tinungaling daw po kayo. Kasi po ganito po yun, Chair. Tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong Sungwang Technology po para susunod na session po na bigyan namin pong loan. Totoo po ba yon, Miss Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yon. Hindi mo alam. Okay. Mr. Chair, can I Acting Mayor, Acting Mayor, sino po ang nag-apply ng lisensya sa PAGCOR ng POGO? Alam nyo po ba? Dapat alam po yan ang sanggunian bayan. Hindi ko po alam. Siguro po pag dumating po si Rene Rivera po dito sa ating session sa susunod, siya po ang nakakaalam. Sige po. Mr. Chairman? Miss Alice? Wait. Please. Please kindly wrap up, Congressman Abante, so that we can follow the list of interpolators. However, po, any of the members may call the attention of the chair if they want to say anything related to what was being discussed. Of course, with the indulgence of the member who has the floor. No? So, yeah, may I continue, Mr. Chair? Please proceed, and then later we will recognize Congressman Franz. Okay. Ang pinapanggit mo, Ms. Goo, kayo ay Pilipina. Pero bakit sa lahat ng nakita kong korporasyon, kung saan kayo ay kasama, puro mga Chinese ang kasama nyo? Bakit po? Wala ba kayong tiwala sa Pilipino? May Filipino naman po kasama po, Your Honor. Puro Chinese yung kasama mo ron eh. May Filipino ron sa korporasyon sapagkat kailangan may 60% na take ang mga Filipino ron sa korporasyon. Pero nakikita ko, puro Chinese ang kasama mo. Bakit? Wala ka bang tiwala sa Filipino?
Malaki po tiwala ko po sa Filipino. May mga Filipino naman po na kasama po sa corporation po. Wala, kinakailangan makita mo uli. Nakikita ko puro mga may iksi ang apelyido eh. Kayo naman, no? Magaling kayo magsanungaling. Ito po bang nasa China Bank na ito? Ano yung ngayon figure dito? Pirma nyo to? Pirma nyo po ba ito? Sa China Bank? Ito ba yung pirma nyo? Secretariat, can you please show the document? And kindly wrap up Congressman Abante. Thank you. Importante lang po ito. Ito, paki-identify lang po kung pirma nyo. Huwag nyo nang tanongin ng abogado nyo. Sabihin nyo lang kung pirma nyo. Your Honor, regarding po kasi sa bank transactions po, since I have unblocked cases po, I invoke my right against self-incrimination po. Hindi. Pwede mo lang ang tinatanong ko eh. Kasama ba yon sa kaso mo? Your yung Honor, pirma? Meron po kasing bank documents po and meron po kasi akong unblocked cases po. Okay. Itong next, pirma mo ba to? Itong check dito, paki-echo nga kung pirma niya. Sabihin niyo lang pirma niyo eh. Oo, kumpirma niyo lang. Mr. Chair, I'm so sorry po. Since related po sa Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Sorry po talaga. Meron ba kayong biniling property sa Alphaland, Baguio? Your Honor, wala po. 2021? Hindi po natuloy. Hindi natuloy. Pinangalan nyo sa isang nagngangalang Ann Jaime. Totoo o hindi? Hindi po natuloy. Hindi, totoo ba hindi na pinangalan mo sa isang nangangalang Ann Jaime? Pwede natuloy o hindi, pero pinangalan mo sa nangangalang Ann Jaime? Hindi po. Pagkatapos po niyan, the Alphaland Management agreed to have the property of Alice Goo transferred from her name to the corporation. Yung pang ginawa nyo, inaprubahan po ito ng chairman, ng assistant vice chairman. Your Honor, anong pong corporation po? Hindi, sa'yo. Property mo eh. Opo, pero anong pong corporation Alphaland po? Alphaland. Opo, pero from... Ano pong name po, Your Honor? Alphaland po, hindi po natuloy. Bago po ko magbigay yung pangalan, sabihin muna sa akin kung may property ka doon. Hindi po natuloy po yung property po, Your Pero Honor. Pero nagbayad ka ng down payment. Opo, may down payment po ako binayaran. Hindi okay. Lang po natuloy. At cheque ang binayad mo. Opo. Okay. Meron akong copy ng cheque dito. Pakitingin nga kung ito pirma mo. Ito ang pirma mo. Kasi kung iyong ni namin na ito'y binayaran mo, ng 23,800 pesos. Yun po yung cheque nyo. Totoo ba hindi? Your Honor, about po sa bank transactions po. Hindi nakasama sa case mo to eh. Opo, pero may unlocked case po kasi final hindi po sa akin. Hindi kasama sa case mo ito. Opo, pero... Kasama natin pagkatapos. Opo, pero lahat po kasi teka muna, bank transactions po sinama hindi, po nila. Hindi pa kasama ito. Ngayon lang to eh, hindi pa kasama ito. Kaya hindi ho pwedeng sabihin right to self-incrimination. Your Honor... Kahit tanungin mo sa abogado mo, hindi pa kasama sa kaso mo to eh. Your Honor, lahat po ng banks ko po... Nagbayad ka ba ng down payment sa Alphaland na ang pangalan Alphaland Baguio Mountain Log Homer Incorporated na 23,800 pesos, 800,000? Your Honor, lahat po kasi ng personal banks ko po ay may kaso po ako ng AMLAC. Hindi pa po. Nga kasama ito sa AMLAC. Kasama po. Isasama lahat. Pa lang natin. Oo. Ito, pakita nyo nga yung pirma. Hindi pa kasama ito eh. Kaya pwede mo akong sagutin dito. Ikaw naman, no? Your Honor, yung lahat po kasi ng banks po, sinama po ng AMLAC. Kaya I invoke my right against self-incrimination. Your Honor, andyan ba yung AMLAC? I would like to find out, Mr. Chair, kasama ba itong kanyang down payment sa Alphaland Baguio Mountain na 23,800,000? Is this included in your AMLAC investigation and cases that you have filed against Ms. Alice Goo? Is this included? Not yet.
Magandang hapon po, Your Honor. Yes. With respect to the bank accounts, we have filed a money laundering complaint, Your Honor. And the bank accounts mentioned therein, I can disclose the same. But I am not sure which bank Your Honor is referring to. Can I show you the check? And please tell me if this is included in your AMLA investigation and included in the case against Ms. Alice Goh. Before the, let me acknowledge the presence of Congressman Roberto Pingping Uy. And Congressman Lordan Suan. Mr. Chairman? Sir, if I may. That check refers to BDO account number 57-4801-8003, Your Honor. And we have filed a money laundering complaint against Ms. Alice Goh. But the money laundering complaint pertains to the payment to the Tarelco, Your Honor. Yeah, but this, as regards therefore, the, this is not included. Not yet, Your Honor. Okay, yon. Hindi pa included eh. Kaya hindi pa to kasama sa kaso. And I would like to refer this now to AMLAC na isama kasi gusto ni Ms. Alice Goh isama eh. Okay? Ito ba? Ang tinatanong ko, ito ba'y pirma nyo? Pirma nyo ba ito? Your Honor, sinabi mo na ito cheque mo. Sinabi mo na ikaw nagbayad ng down payment. Ito, nakalagay yung cheque, Alice Leal Goo, BDO, Tarlac Concepcion Brands. Your Honor, can I consult my lawyer po? Thank you po. Sorry. Sige. Your Honor, please allow me to explain. Since isasama nyo na nga daw po siya kaso. Hindi pa nga kasama. Kau naman, no? Kaya tinatanong kita ngayon. Tinatanong kita ngayon. Hindi pa kasama eh. Ha? Hindi pa kasama. Tinatanong ko lang sa'yo kung ito ay pirma mo. Yun lang. Opo, Your Honor. Ang explain po sa akin ng lawyer, ang right ko daw po ay I have right to refuse to answer po dahil pag kasinama na daw po 'yan sa susunod po, it might incriminate myself po. Well, ibig sabihin, well anyway, Mr. Chair, kahit na hindi identify, sinabi na niya man dito na check niya ito eh. Sinabi niya nakalagay po Alice Leal Goo. Sinabi niya to na cheque mo to at binayad mo ito. So, right now, Mr. Chair, I would like the AMLAC to get this evidence and to include this in your investigation and the charges filed against Ms. Alice Goo. Mr. Chair. AMLAC? Yes, sir, we'll do po. We'll include that in our investigation and that's highly appreciated, sir. And please also find out if the transaction between Alpha Land has been fulfilled, Mr. Chair. Yes, Your Honor, we will look into whether that contract has been consummated, Your Honor. Isa lang pong tanong, Mr. Chair. Ilang beses kayong nagkita at nagkausap ni Ms. Cassandra Ong, Ms. Alice? Your Honor, hindi ko po maalala yung exact number po kung ilang beses po kami nagkita po. Tatlong beses ba? Apat na beses? More than naman po. More than. Opo, more tatlo, than apat na beses. More than three, four. More than three to four times. Nagkita kayo at nagkausap. Opo. Okay. Napanggit mo, Ms. Cassie, na nagkita kayo unang-una sa Malaysia at di pa kayo nakikita kahit kailan. Mr. Chair, wala po akong binabanggit na gano'n. Ang sabi ko po noong time na yon is nagkita po kami sa Malaysia. Napanggit mo din na hindi mo masyadong kilala si Miss Alice Goo.
Ang sabi ko po is kakilala ko po pero hindi ko po ka-close po, Mr. Chair. Okay, kakilala mo pero hindi mo ka-close. Opo. Pero nakita kayo more than 4 times. Yes, pero po. Hindi kayo close. Ms. Go, kayo po ba'y nagpunta ng Malaysia, dumaan kayo sa regular na flight? Your Honor, regarding that question po, I invoke my right against self-incrimination sa final po ng immigration po. Sorry po talaga. So, nag-file na ng immigration sa inyo? Opo. So, hindi po pwedeng sabihin sa amin kung ikayo ay sumakay sa eroplano o nagbangka kayo puntang Malaysia? Tulad ng ginawa right ni Sheila. I invoke my right against self-incrimination. Okay. Nagkita po kayo ni Cassie dun sa Singapore, correct? Malaysia po. Sa Singapore, hindi na? Singapore, kung di pa ako nagkakamali, once. So, nakita po kayo sa Singapore, correct? Once po. Once. Noon sa Singapore, ay kasama niyo si Sheila, si Wesley, at si Cassie, at yung siyang, na siyang nag-arrange ng hotel para sa inyo. Yung siyang po, hindi ko po nakita po. Okay. Now, sinabi ni Kyle sa akin, na wala kayong pinag-usapan doon. Hindi ba kayo nag-meeting doon sa Singapore? Nakakapagtaka naman na nakita kayo roon, hindi kayo nag-meeting. Hindi anyway, Mr. Che, yun lang po ang aking tatanong. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. Kung ikaw ang tatanungin ka, Juan, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa.